Gabi ako kasi Los Angeles. Oops, naririnig niyo ba ako? Sandali. Ayan. Magandang gabi ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Welcome to Sutil Saturday. Pasensya na po na late tayo na mga 4 minutes. Kasi medyo nakaramdam ako ng konting ehem. Konting kate ng lalamunan. So baka mahirapan tayo ngayong gabi. Kumuha na muna ako ng tsaa. Pasensya na po. Took me about a few minutes para magpagawa ng kape. Dalawa po topic natin ngayong gabi. Yung isa po yung pinalabas na impormasyon, galing po ito sa reliable sources natin from the intel services. At kinlear po nila yung paglabas ng balita na ito. Na nakamonitor sila ng plano from yung grupong papasok sa atin at maghahasik ng lagim, of course. Mayroon ding ang second part ng ating pagdidiskusyon ngayong gabing to. So, of course, itong laking kaguluhan na nangyayari dun lang sa pagdedecline ni BBM ng interview dito kay Jessica Soho sa GMA. So, magandang gabi sa lahat. Para dun sa hindi pa po like and share na po tayo, lalo-lalo na sa Twitter para medyo mabaliw yung mga nandun sa kabilang parlor. So, meanwhile, huwag kakalimutan yung like ha, mahalaga din po sa YouTube kasi yung mga likes. Para dun sa mga nasa Facebook natin, maaari na po kayo magpadala ng stars, check nyo lang dun sa inyong dialogue box. May makikita ko yung stars doon, yun yung stars near the reaction button. So, doon po, maaari nyo na pong i-click yun at malalaman ninyo. Bibigyan kayo instructions on how to do this. Doon naman po sa ating YouTube, meron po tayong, nahatching ako, sorry. Mayroon po tayong super chat at saka super stickers. Again, just click on the dialogue box. Uy, maraming salamat. Bilis ha. Ilocana in Europe. Naks, bilis nagpadala na kagad ng super sticker si Madam. Maraming salamat po. Oh, that's how you do it. Alright. Ayon dun sa binalita sa amin ng mga sources natin with the intelligence services, mayroong planong group migration, ang tawag nila, o lilipat na grupo dito sa Pilipinas. They plan to move by sea. At sila po ay affiliated doon. So, sila po ay either mga miyembro or affiliated doon sa Indonesian Foreign Terrorist Fighters. May kaugnayan po sila sa Abu Sayyaf. So, ang purpose is, of course, manggulo dito sa Pilipinas. And as usual, ang ultimate purpose nila is makapagpahihikayat ng secession sa ating bansa. Meaning, ihihiwalay nila ibang bahagi ng ating bansa para mag-serve as an independent republic. And ito po ay matinding pinagbabawal ng ating saligang batas. Of course, sino bang may gusto na ma-dismember yung ating republika, di ba? So, ang rota daw nila ay manggagaling sa Indonesia, Tununukan, Borneo, then to Tawong in Sabah, Malaysia, and subsequently to an unknown area dito sa Pilipinas. Isang dahilan para sa paglalabas natin ng balitang ito para malaman ng mga taong to na alam na rin ng gobyerno at ng mga puwersa natin dito sa Pilipinas na at inaabangan na po sila. And this might serve as a deterrent na wag na nilang ituloy yung pagpasok nila dito sa Pilipinas at matapos na yung kanilang pakay na loobin tayo at loobin tayo at manggulo sila dito. As usual, alam natin hindi po natatapos yung kanilang paghihikayat ng mga secessionist movements dito sa Pilipinas kung kaya't kailangan parati po tayong mag-iingat. Lalo-lalo sa mga kasamahan natin, mga kababayan natin in the south, lalong-lalo na sa area ng Sulu where they're supposedly going to try to gain entrance, maging masinop tayo sa pagbabantay, mag-iingat po tayo because as always, there are threats to our sovereignty. Ulitin ko po, hindi po nawawala ang threat sa ating kasarinlan. There are, tuloy-tuloy po ang paghihikayat ng ibang mga grupo sa secession na umalis dun sa ating republika at magtayo sila ng sarili nilang bansa. At ang paraan nila ay dun sa paghahasik ng terorismo
dito sa Pilipinas. Uulitin ko po po ha, mag-iingat po tayong lahat dahil nga rin bahagi din po ng election ay yung posibleng hindi tayo matindi magbantay doon sa ibang mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ulitin ko po, there is a security threat na huli naman po ng ating security agencies, hindi po naman natutulog ang ating AFP, PNP, and the intel services of this country. So maraming salamat sa kanila at hindi sila tumitigil sa pagbabantay at pagpoprotekta sa bansang Pilipinas. Right, let me just check who's online. Magandang gabi sa inyo lahat. Madami-dami na kayo ngayon. Magandang gabi kay Herd Miles. Sabi niya, ang boring ng interview sa GMA, inintay ko talaga, attorney, ang Sutil Saturday. Ganito yun, ano? Kasi nga, naging boring na rin kasi ano ba pa magiging exciting doon? Exciting lang kung andyan si BBM. Siya po yung binabantayan, siya po yung bida. I'm sure hindi magugustuhan ng ibang mga kandidato na sinasabi natin yon. Kayon pa man, tingnan ninyo, sino bang nagka-interest ngayon manood? Wala naman tayong masamang tinapay sa GMA o kay Miss Soho. Pero ang kinaiinisan ko, yung react ng kabilang parlor. Parang pakadrama, di ba? Kailangan magpakita ka. Kailangan magpaano ka. Tumatakbo kang presidente tapos hindi ka magpapakita sa ganun. Ay bakit? Nag-iisa at nag-iisa lang ba ang interview na yun? Ang impormasyon ba ay dun lang nang gagaling? Dyan lang ba makikita ang BBM? sa interview? Parang kung palabasin nila, akalain mo na one chance lang to at dahil hindi pumunta si BBM, patay na ang demokrasya na naman. Ang kadramahan talaga, super over-exaggerated. Hindi natin inano, hindi naman natin sinasabing biased ang GMA or anything like that. Pero hindi naman ini-expect din ang kampo ni BBM na magiging fair pa sila. Ito pa, ang hindi masyadong nilang napapanggit is this, that BBM has gotten a fairer shake sa pag-i-interview ng mga ano ng mga nasa social media kasi hindi na umaalis tayo dun sa naratiba. Tingnan nyo, sino ba ang nagtanong kung ano ang ano plano sa pag-manage ni BBM ng kanyang cabinet? Eh hindi ba kino-quote nga tayo ng TV5, parang masama pa loob na bigyan tayo ng credit for the question eh. Tingnan nyo, hindi yung parang ang sobrang bida naman ng trad media na akala nila kapag hindi sila yung naka-interview, eh wala nang ano, parang ang drama is parang wala nang lalabas na impormasyon dahil hindi sila naka-interview, excuse me. Number one. Number two, eh hindi lang naman si Jessica Soho ang maaaring mag-interview. Kahit sa trad media, ang dami-dami namang meron sa trad media. Hindi naman sinasabi ni BBM na never siya ever magpapa-interview as in leave me alone. Ganyan. Wala siyang ganun. Sinabi lang niya, not with this show. Tapos everybody loses their heads, di ba? Tapos, of course, yung interview ay pre-recorded yung kay Miss Soho, which I think is generally naman ganun talaga yung mga show niya. Pero as compared to ano, kung ano yung magiging value, syempre yung kandidato may karapatan naman silang magkilatis kung ito ay makakatulong o hindi sa kanyang kandidatura. O eh nag-decide si BBM, hindi to makakatulong. O dededma, bakit ano, why are people losing their heads? Nakakita lang sila na naman ng pagkakataon na mag-bash kay BBM. Parang ano lang ano yung hindi siya pumunta doon sa ano sa COMELEC. Hindi naman kasi siya talaga required pero nagdadrama sila na hala, takot, duwag, etc. Hello, the bravest thing that he's actually doing is running for president because he is a Marcos. Alam natin lahat na dahil Marcos siya, hindi siya titigilan tungkol doon sa mga ginawa allegedly ng kanyang ama at ng kanyang pamilya. And he's still out there, he's slugging it out, araw-araw binibring up yon. Hindi ba't noon pa lang, no, hindi pa siya nakakapag-declare ng kanyang kandidatura, eh, kaliwat kanan at trad media lang po ang nagpalaganap ng son of the dictator na yan.
Does he expect trad media in general to be fair? Eh, yun na nga eh. Hindi nga hinihiwalay dun sa son of the dictator na yan, tuloy-tuloy nilang pinagsasabi ng ganyan. Tapos gusto nila matuwa yung kandidato at saka puntahan sila. Huwag naman po ganun. Fair is fair. Although, okay lang naman sa akin yung ano, yung sagot ng GMA na ano lang ako, na baliw lang ako na parang lumalabas na si Miss Soho ay ganito kagaling, ganito ka ano. Siguro nga, ganun siya kagaling at ganun siya ka-credible sa ibang tao, pero nagbabago na rin po ang mundo. Hindi na po siya, well, mahalaga naman ang role ni Miss Soho dahil isa siyang journalist at marami naman siya pong napapalabas na balita. Wala naman po nga tayong masamang tinapay dyan. Pero, hindi siya, wala siyang monopolyo dito. Ito, sabi ni, ano, ni Federico Hanabon, recorded po pala yung interview, madam, may napansin kami nung inini-interview si Pacquiao. Ano po yun? Tinatanong ni Pauline Cadaoas, bakit hindi pinag-usapan yung foreign policy ng aspirant candidate? Which candidate? Actually, nasa listahan ko po yun ng mga topics nung ini-interview ko siya. Hindi lang po umabot kasi sa agriculture pa lang inabot kami ng 30 minutos. So, para dun sa ano, eh, isang oras lang po yung interview ko. Hayaan nyo at sa susunod na pagkakataon ko ma-interview si BBM, ay tatanungin ko po yun. At lahat naman po ng kandidato for national positions ay natatanong naman namin ng iba't ibang mga topics. So, isa po yun na isasama namin. Ito si Bernard Veroan. Sabi niya, Liberal Party kontra sa ROTC at ayaw sa martial law. Ngayon, anong batas, Kiko at CHR, kayo ilalaban ng bansa PH? Ano yan? Ano yan? Hindi ko yata nag-gets yan. Tinatanong ni Joey Mancilla, did you watch the interview of the losers? Actually, may kausap ako. I will catch it. And then, pag-usapan natin in detail tomorrow. Hindi ko pa po, I just, labas-masok. So, I have nothing yet to, ano, to discuss on that. Bukas po, bukas pag-usapan natin yan. Sa ngayon, ang inaano ko is yung reactions to BBM's declining it. Sabi ni Melchizedek Ricafort, mas credible pa po kayo mag-interview sa mga candidates if ever tanggapin ng ibang presidentials ang inyong panayam, mas maganda. Mas mapipig ang mga brain cells kung ikaw mag-i-interview. Maraming salamat po. Hindi po kami ganong kahalaga siguro sa ibang mga ano. Pero hinihikayat pa rin naman po ng DWIZ na ma-interview namin sila. So tingnan natin kung baka pumayag. Malay nyo. Sabi ni Romel, wow, maanghang pala itong tsaan na nagawa ako. Diyos ko, sinabi mo pa, madam, boring. O, kita niya na, wala lang si BBM. Namatay na talaga yung interest dun sa, ano, sa presidential interviews na yon. So, meron din nagsasabi na iba na dahil nga, pag nawala itong, ano, nararamdaman din nila yung kahalagahan na nandun yung mga main, yung nangungunang mga kandidato, lalo-lalo na in this case si BBM, dahil may hatak na audience yun eh. So kung hindi siya dumating, edi syempre naaapektuhan yung ratings nila. Mahalagang ano, paka yun, mahalagang angulo yun, totoo naman din po yun. Kaya nga, nakakapagsaka din, eh bakit yung dima lang po ang inimbita ninyo, ni hindi ninyo isinama si Caliodi, si Ernie Abella, mahalaga din naman ang mga punto de vista nila at mahalaga din sana kung nai-interview sila. Ang kaso, na itong mga network, dahil nga, ang habol nila ay ratings. Ganun naman talaga. There's nothing really wrong na yun ang maging pakay nila. It is what it is. It's a business. So, naiintindihan natin na hindi nila iniimbita ibang mga tao at gusto sana nilang imbitahin ang nangunguna, yung merong hatak na viewership. O sige, it's business. Ang hindi ko lang gusto, huwag rin tayo magkahalo-halo. Ang nagtatatarang, ang akala ni Jaima, ano, naagawan ng candy, kung umastay, kala niya naagawan ng candy, eh itong mga taga, ano,
Itong mga nasa social media, akala nyo kung ano ang ano, laking kawalan. Hala, hindi siya tumanggap ng interview with Jessica Soho, tapos biglang duwag kung ano-ano nang pinagsasabi. E teka muna, marahil meron namang ibang maaaring mag-interview sa kanya, eh bakit hindi nila bakit yun napapaunlakan niya? Maaari naman siguro mamili ang isang tao, pwede rin naman sabihin din ni BBM, pagod ako, di ko kaya makipagbardagulan sa iyo ngayon. Diba? Tao rin lang naman siya. And it would be completely valid, hindi naman kasi requirement ito. Ito, sabi ni Romel, karitativo, tapos pre-recorded, o ikaya nga, o paano yung pagkakatiwalaan ni BBM na hindi siya i-edit, o hindi ang ilalabas ay i-highlight lang yung mga ilang-ilang mga ano nun, mga nasabi niya, baka ma-twist na naman. Alam naman natin, merong ibang mga ano, ibang mga pahayagan na ganun mag ganun ang style, di ba? Ito sabi ni Sir Edgar Durano, Dear Wox, huwag kayo magalit kay BBM, magalit kayo kay Lugaw, 5 taon nang nai-interview, wala pa rin kwenta ka. Grabe kayo. Nabigla ako dun sa ending mo. Ay, andito si Ma'am Annie. Hi, Ma'am Annie. Eto, sabi ni ano ni Ma'am Darlene, katatapos lang ng Jay on board at nabanggit ka doon ni Sir Jay, ganda naman talaga ng interview mo kay BBM. Na ay mas uy, malaking bagay yan si Sir Jay Sonsa nagsabi noon. Tuwa naman ako. Maraming salamat. Magpapasalamat ako kay Sir Jay mamaya. Eto, sabi ni Jello Galisinao, ba't naman nung si Tony nag-interview, galit na galit sila, pero ngayon nag-decline, galit na galit pa rin. Sampu lulugo na si BBM yan. Actually, yung utak nila ay wala sa lugar eh. Ito sabi ni Ma'am Karen, ang basa kasi ng karamihan ay pinagkakitaan na nga dahil maraming manonood. Pinagkakakitaan na nga dahil maraming manonood, sisirain pa ng mga lumang narratives na may kolte naman. Ginawang doormat si BBM, 300 pa mga tanong, eh, dapat impromptu para magkaalaman. Tingnan mo si Madam, di pa tapos ang tanong, excited na siya. Comedy show ang labas. Sorry, tapang nang sa ako. Sabi ni Arsenio Rara, I think correct move yung pagtanggi ni BBM sa invitation. Alam naman na natin kung ano ang itatanong nila. Umay ng taong bayan. Kaya nga umuumang na rin yung mga tolls ng kabila. Kung papansinin po ninyo, makakita kayo ng mga bagong gawang accounts na nagsasabi, hala, hindi na nga nagpakita si BBM sa Comelec, hindi pa nagpakita dito sa interview, hindi na ako boboto sa kanya, boboto sana ako sa kanya. Yung mga ganyan na lumalabas, ingatan natin yung mga yan. Ha? Kasi napaghahalataan na yun, ano, parang kunwari pa na iboboto nila pala si BBM, pero nakita yung mga ganito, kaya ayaw na nila. Sure, di kayo kawalan. Kung naman, kung totoo man, yung sinasabi ninyong iboboto sana kayo kay BBM. Sabi ni Ronald, yung interview ni Lenny is like a work of art. Only a few will understand and can be interpreted in so many ways. Sa Tagalog, mahilap kakaisip kung ano gusto niyang sabihin. Sabi ni RD, basta walang personalan, plataforma, kung anong gagawin sa mga problema ng bansa. Kaya sana ang pagdidebatihan. Tignan natin kung di kayo haharapin ni BBM. Sa totoo lang, interview kasi yun, hindi naman debate. So, anong sinasabi nila dito, ang kinatatakutan ni BBM, ikaliwat kanan nga ang interview niya. Kung sino-sino pa, live pa. Eh, nakita niyo naman, kay TP, kay Coach Jarrett, sa amin, sa Luminous. Eh, wala yun, hindi kami nagkausap bago kami bago ko siya in-interview. Cold yun. Kaya nga dun sa umpisa, in-explain ko sa kanya, o boss, ganito po gagawin natin ha. Mayroon akong ilang mga topics dito, pwede kayo mag-explain. Kailangan ko yung mga plano ninyo dito. Pero dun sa last 20 minutes, ang kailangan ko po ay one sentence lang nasagot. Diba? So, nagugulat nga siya eh. Kahit nga yung mga ibang nahahalata na hindi ito scripted. At syempre, wala namang kami pagkakataon na mag-edit habang live kami nagtatanong. So,
Ang sa akin, mas maganda rin kung maraming iba-ibang tao nakaka-interview. Yun nga lang, pagka well-established na na, hindi naman siya makakapag-expect ng maayos na interview doon, eh bakit pa? Hindi naman siya required. Hindi naman yun COMELEC debate. Interview nga ito. So, pasensya. The fact is, hindi na nga siya dumating, eh siya pa yung pinag-uusapan. Ganun talaga, di ba, pag number one ka. Ito, sabi ni Clark Sam, don't worry, it's a battle for second place. Just watch and have popcorn and soft drinks on the side. Dapat zero na. Nako, ito, tingnan ninyo. May tinatago ba si BBM? Hello, lahat inungkat na ninyo. Ano pang itatago niya? Bakit ano, he didn't go to one interview, tapos ganyan na kayo mag-ano. Bakit? Ganong kagaling ba? Ganong ka, ano bang alam ni Jessica Soho na hindi mo ay uungkat ng iba? Bakit sa tingin ninyo, of all the interviews sa buong mundo, sa buong campaign period, doon siya kailangan pumunta? Bakit kayo nagawala doon sa isa-isang interview na hinindian niya? Eh siya nga dyan ay parating nauoo sa mga interview. Tignan nyo nga sa karambola, unang-una, isa pangalawa yata kami kay Katunying na naka-interview kay BBM. Umuoo siya parating. Sabi ni Christopher Book, nung last interview ni Jessica, kay interview ang panay tanong itungkol sa martial law and human rights abuses daw ko, no? Eh dapat interview niya si Anvili at hindi si BBM. Tunay ka dyan. Nakakatawa yung live chat sa KMJS. Halos nasasapawan pa rin ng mga BBM supporters yung comments ng red heart at green heart. BBM lang malakas. Sabi ni Donna, last 2016 elections, naawa talaga ako kay BBM na mag-isa siyang tinira ng ibang kandidato. At ang matindi, kahit may punto ang mga sagot ni BBM, binubu ng mga audiences. I felt sad for BBM that time. O ayan, di ba? Ang ayos naman niya sumagot saan? Ang ayos niya sumagot. At sa lahat ng mga kandidato, siya lang ang di nakikipagbardagulan. Tayo lang yung gumagawa na. Si Presidente Duterte nga eh, kung ano, laban kung laban dun sa ano eh, sa mga debate. Pero tingnan mo, nakakapanggulat din, di ba? Oh, in the end, yung patience ni BBM has paid off. Ngayon, he can have his pick. Hindi niya kailangan yung interview na yun. Kailangan lang ng ibang mga kandidato yun. At pag pumunta siya doon, di ang taas ng ratings, eh di, ang laki ng exposure sana ng mga fellow candidates niya. Bakit niya bibigay yun? In the words of Inday Sara, why should he lend them her life? His life, sorry. Bakit niya pahihiram yung kanya kasikatan, yung audience niya, doon sa mga kasamahan niya? Kung ako nga siya eh, wag na yung mga ano, yung mga pangmaramihan na interviews, yung marami silang kandidato dyan. Walang gain para kay BBM dyan. Lahat ng gain nandun sa mga kalaban niya. Kahit tumayo lang dun at mukhang halaman eh, hindi pa rin, ano, sila pa rin ang mag-benefit dun. Audience ni BBM yan eh. Ang laki ng audience ni BBM, pahihiram niya dun sa mga yun. Ganun lang yun. Excuse me, wag na. Eh, nagkakasikuhan na nga dyan sa mga so-called surveys na online, di naman mahalaga, di naman official, di naman scientific, pero ano, binubuhusan nila ng tools yun. Ano pa kaya ang a-attempti nila dito sa mga interviews sa trad media na alam naman natin eh, walang simpatiya para kay BBM. Ito, sabi ni Ma'am Maria Corazon, di magbabago boto ko, solid BBM ako. Kahit na ano pa, anong tanong pa ba kailangan? Alam na namin, dami nagtatanong sa live screening. Tingin ko nga yung dun sa pag-interview namin eh. Kadamihan ng mga tao, they already made up their minds na iboto siya. Gusto lang marin talaga si BBM, masarap rin kasing kausap. To sabi ni Ferdinand de la Cruz, ang ganda ng sagot ni Lenny Lugs nung tanongin siya kung anong nagawa niya sa probinsya niya. Ano nga ba ang sagot niya? Sabi ni Lowell, isa pang nakakatuwa sa pag-decline ni BBM yung fact na nawala na yung monopolyo ng mainstream media sa public opinion. Yun, maganda nga ang observation yun. Di ba po,
Nahihindihan na sila. Hindi, ito na nga eh. Ito na nga ang flood media, ang parating nagsasabing son of the dictator. Tapos gusto pa nila yung ganun, yung tipong monopolyo na nila, yung mga interviews. Ina-expect nila na sila yung ano, tuwan-tuwa pa dapat lahat ng mga kandidato na magpa-interview sa kanila. Yes. Sabi ni Pao Pao Monteros, hirap sundan ng PRRD na interview, taas na ng standards ng mga tao, kaya boring kanina. O, ayan. Pati yung interview ni BBM, mahilap pa marisan yun. Kaya nga, ang galing din eh. Ang daming interviews ni BBM just before he was asked for the Jessica Soho interview. Marami na siyang na, ano, pinayagan before that. Kaya hindi rin masabi ng kahit sino na takot siya magpa-interview. Ang dami na niyang interviews. Sus. Sabi ni Brian Reyes, wise move lang pag-decline ni BBM. Sabi ni Bern Marquez, maligno style yung tanongan at sagutan kay Jessica Soho. Puro resulta ng imahinasyon. sabi ni Angelita Resurrection, ano po masasabi niyo dito? Describe Rodrigo Roa Duterte in one word. Sagot na ng nanay nila, President ng Pilipinas. President of the Philippines, a one word. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo, hindi naman strong point ni Madam Leni yung math. Hindi nga nakamultiply eh. Eto, sabi ni Super Justin, kumbaga siya mang tama ni BBM tapos isa lang pagkakamali niya, grabe na sila makabash. Totoo yan. Kaya nga eh, hindi ba sila nagtataka kung bakit ang simpatiya ng publiko ay na kay BBM? Eh ayaw nilang tigilan eh. Dumarami silang kalaban. Kalaban lang ah. Pero dumarami tuloy yung ano, simpatiya. Dumarami tuloy yung mga taong gustong pumoto para sa kanya para lang ano. Dahil lang sa ano ba to? Nakaka-relate eh. So, lahat ng mga tao na nakaranas ng ganyang klaseng operasyon, eh, makakasimpatiya kay BBM. Eh, sino ba naman, ilan ba tayong nagtiis sa ilang taon na, ano, na hindi tayo pinapansin ng ating gobyerno? Nang taas-taas ng binabayaran, naaalala niyo ba bago nagkaroon ng tax reform dito kay Rodrigo Duterte? Magkano ang income tax na binabayaran ninyo? Di ba kalaki-laki as compared dun sa binabayaran ng mga mayayaman? Pareho lang? Pwede ba yun? Ang liit-liit ng income mo, laki-laki ng income tax. O, sino lang ang nakapansin? Duterte. O, pagkatapos gusto nila, ano, gusto nila magmukha silang white knight at si BBM pa yung kalaban nila dito, black knight pa. Ha? Please. Sabi ni Francis Olarve, si Calio, di siya mismo nagsabi, di siya inimbita. Bakit? At yung apat na iba pa, asa na? Kasi wala silang makikita. Rating ang habol nito kung hindi kung ano pa. Rating na naging kolesterol. Eh, bato pa. Dapat one-on-one lang yung interview. Huwag silang pagsabay-sabayan. Doon makikita kung sino ang panonoodin. Sabi ni Ma'am Karen, sabi ni Sir Jason sa GMA lost 30 million daw dahil di dumalo si BBM. Talking about karma. Tulad nga nung sinabi ko, wala akong masamang tinapay sa GMA. In fact, yung ibang mga reporters nila, I find that they're okay. They're fair naman. Well, sometimes. Pero bad media pa rin yan. So siguro, ang naaalala ni BBM ay yung dating interview niya kay Ma'am Jessica. Eh, bakit pa niya pa uulit yun? Pag ikaw ay yung leading candidate, ikaw ang may dala ng audience, pwede kang humindi. Yun ang hindi gustong maano i-tackle o aminin ng kabilang parlor. Nangumbida si Jessica ng comedians pero hindi niya isinama si Tekla. Taas sigurado ng rating si Jessica sa so. Tsaka ginamit lang naman ng GMA si BBM, recorded na pala. So alam na nila na hindi a-attend, pero now lang nila sinabi para tinakam nila tayo sa pagkakasama ni BBM sa title card. Ginamit lang siya for ratings.
Sabi ni D, is it just me or the other presidential candidates are unimpressive? No, it's not just you. The way they answered questions, PRRD really set the bar high. What do you think? I think so. I think I agree with you. Ma'am Stormy, hindi nila talaga maiimbita si ano si Sir Parlade kasi hindi na po disqualified po siya, hindi po siya ano hindi po na siya kandidato. Eto. Sabi ni Popoy Baching, ayaw po nilang imedia mga pagtulong ni BBM kahit yung caravans tapos gusto niya magkandara pa si BBM sa interview nila. So, sabi ni Sir Glenn, the Soho event was eventually reduced to a form of candidates vying for second place. Brilliant move by BBM. Ayun na nga eh. Ang maganda niyan is, si BBM has been so readily available. Ang dali niyang ano, madali siyang interviewin. And ang susunod dyan, eh, makikita din natin na madali din interviewin yung mga kandidato nila for senator. So, ano yung problema? Ang gumagawa lang naman talaga ng issue yung kabila. Aba, pinatrending pa nila sa Twitter, parang ang dami nila, na Marcos Duwag. Para namang may nakumbinsi silang bumoto para sa mga kandidato nila by doing that. Ina-antagonize lang nila yung mga yung following ni BBM. Yun pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin natututo yung kabilang parlor at yun sana yung gusto kong itukoy dito. It isn't about bad media. Well, alam na natin kung paano sila mag-report. At syempre, worried sila na palipas na yung panahon nila. So, naiintindihan ko that they have taken a very particular side here. At saka, it is business. Syempre, gusto nila na nandun si BBM dahil hatak niya yung audience. Okay, given yan. Pero, ang talagang nagpo-push ng issue na ito yung mga kabilang parlor at itong mga, ano, mga tauhan ng mga ibang kandidato. Ang ano dito is, ang punto dito is, kitang-kita na sila eh. Kitang-kita na yung style nila dito. Gusto na nilang mga ahoy lang doon sa mga boboto para kay BBM. Yung tinatawag nilang soft support. Eh, kaya lang, habang inaaway nila ng inaaway nila si BBM, inaaway nila yung following ni BBM, eh, mas tumitigas yung resolve. Kumbaga, mas nagiging kumbinsido ang nagsusuporta kay BBM na walang iwanan. Imbis na makakumbinsi yung kabilang parlo na may bumoto para sa mga kandidato nilang walang katuturan, eh ang nangyayari is lalong dumadami tuloy yung kay BBM. Kung sa bagay, hindi dapat natin sila ini-interrupt habang nagkakamali sila. Ika nga ni Napoleon Bonaparte, di ba? Hayaan na lang natin silang tuloy-tuloy magkamali. Pwede pa rin naman natin silang pagtawanan habang ginagawa nila yon. Pero wag natin silang pigilan sa ginagawa nila. Hayaan nyo yung binabalahura nila tayo. Hayaan nilang bardagulan yan. In the end, wala silang nakukumbinsi eh, sa kakaaway nila. Sabi ni Ron's Gaming, gusto kasi ng mga tagasunod ni Lugaw, Mane at Yorme sa interview. Eh, mapahiya si BBM. Ano ang kaibahan ng live at recorded? Nung kayo ang nag-interview, malaman ang sagot di yun pinag-practisan. Hindi nga po kami nag-usap at hindi niya nga alam kung ano yung mga topics. Kaya nga nagugulat siya dun sa ilang mga tanong. Kaya na, ano siya, meron mga parts dun sa pagsasagot ni BBM. Magma-motherhood muna siya, tapos magka-momentum, doon na lumalabas yung mga detalye na alam niya. Ito sabi ni Ma'am Andy Ocampo, tama ka, kahit anong gagawin nila pang aapi kay BBM, buong pamilya ko sa kanya, lahat ang boto namin. Mismo. Ito nga, ano, ito nga yung masaya dyan, hindi nila na-realize yung pagkakamali nila. Hanggang ngayon, nagko-concentrate pa rin sila na nakasuot ng pink, magtatawag sila ng mga kakampink sa isa't isa. Puro pagpapakyat, puro motherhood statements, papapicture sila ni na may yakap-yakap na bata. Pero, ano, imbis na buhusan nila ng, ano, bigyan nila ng oras sila ni mag-aral at bigyan sila ng konting, ano, konting space dun sa utak niya para makapag-isip-isip ng maayos na sagot.
nag-iisip pa rin, nandun pa rin sila sa gimmick stage. Hanggang ngayon, hindi nila inaayos ang messaging nila at hindi nila pinatitino yung kandidato nila. Eh, tayo, hindi na natin kailangan magturo dun sa kandidato. Magaling na to begin with. Eto, maganda yung sinasabi ni Sir Sotelo. If one already has the job, why attend an interview? Korak! Chika session yun, hindi yun interview. Tante Hera says, jackpot sana sila sa revenue from advertisers kung nagpa-interview si BBM. Kaso hindi. Pera na naging bato pa. Sino naman gaganahan maglagay ng ads? E wala naman ang papanoorin ng maraming tao. Correct. Ito, sabi ni Max Petal Corin, number one si BBM sa survey. Yung nangyaring interview o debate ba yung mga presidentials parang pagalingan para sa pumapangalawa sa survey? Eh na nga, mismo. It's so, ano, everybody already knows that. Nag-aalabanan lang kayo dyan sa number two na yan, na position. Lalong-lalo. Baka may masaktan dun sa term na number two kayo talaga. Sabi ni Roldan, di ba ang sayang ng mga tinahak ni PRRD kung mauuwi lang dun sa apat na mokong na magiging pangulo? Oh, di ba? Eh, dun pala nga eh, nakakatakot eh. Every time lumalabas yung kandidato, yung mga kabilang kandidato, yung mga future losers. Tingin lumalabas sila. Na, gusto ko sabihin, alam nyo, sayang raw ang pera. Muwi na lang kayo. Eto, sabi ni Ma'am Marilyn, tama ka, patuloy nilang banatan at balahurain si BBM, lalong lumalakas sa surveys at naiiwan silang lahat na kulelat. Eto, sabi ni Kevs, G1, first time to comment. Hindi dito sa masterstroke by BBM, just like a sucker punch to Fred Median and additional loss to his opponents. True. Hindi pa ba sila nakakahalata na dahil sa malakas na public support para dun sa pagtanggal ng prangkisa o pag hindi pag-grant ng prangkisa ng ABS-CBN, hindi pa ba sila nakakahalatanan itong Fred Media? Hindi pa ba nila napapansin na kaya na nating hindihan sila? At hindi sila, kumbaga hindi umiikot ang mundo natin sa kanila. Pero like I said, hindi, wala akong masamang tinapay sa GMA. Nagkataon lang na, yun nga, eh, si Jessica Soho yan, may masamang experience yata si BBM kay Madam. Kung hindi siya, because he can say no. Everybody can say no. Pwede naman silang magsabi na hindi ko feel eh. Ayoko. Hindi naman requirement eh. Hindi naman matatalo si BBM dahil humindi siya doon. On the contrary, mananalo si BBM dahil itong mga nang-aaway sa kanya, eh, akala naman nila karamihan sila. Ito sabi ni Sav PNO, renewable energy at discuss the discussions daw, sabi ni Lenny sa isang interview. Tumigil na ako ng kakahanap ng katinuan dun sa mga sinasalita niya. Hindi talaga niya kaya. Ay, imposible na naiisip niya, tama yung mga ideas niya, pero pag lumabas na may disconnect yung isipan niya at saka yung lumalabas sa bibig niya, hindi niya kaya. Kaya nga ganito siya magsalita, parang nursery, di ba? Pag tinanong siya, kunwari, anong stand ninyo sa renewable energy? Sasabihin pa, uulitin pa niya, anong stand ko sa renewable energy? Ang stand ko sa renewable energy ay importante siya. Importante siya dahil pollution. Pollution dahil ganito. At kailangan ng taong bayan dahil ganito. Diba? Ulit-ulit siya. Because yun yung thought process niya, masyadong simple. Kumbaga, hindi ganun kabilis mag-isip. Hindi katulad ng ibang tao na nakita mo pa lang yung 1 plus 2, sinasabi mo na sa utak mo kung ano yung sagot. Ito sabi ni Clark, nang nagsalita si Madam ng iyong-iyong at sa akin lamang naman, meaning sarili lang niya iniisip niya at hindi sa bayang Pilipino. Na I think what she means, no? She actually means na hindi ito stand ng mga kasamahan niya. Opinion lang niya yon. It's a way of playing safe. This is just my opinion, but ganyan.
para hindi siya ano pagdiskitahan na mali po yan, mali yung stand niyo. Eh opinion lang naman, ganun. Gayang-gaya ko daw. Kaya, pero hindi ba, ang dali-dali, ang dali-dali formulate siya mag-isip eh. Uulitin niya yung tanong, tapos ano, pero ito, alam na alam mo pag memoryado niya. Kasi hindi pa tapos yung tanong, excited na siyang sumagot. Kasi, ay, alam ko to, buti na lang, hindi ako magkakamali dito. Hindi ako magiging meme na naman bukas. Yun ang nasa isip ni Madam. Kaya nakikita mo, di ba, meron ako nakitang video na parang alam na alam niya yung sagot. Tapos proud pa siyang ano, sumagot. Hanggang sa, ayun na nga, ay, minsan, akala niya, alam na alam niya yung sagot. Ilan ang islands sa Pilipinas? 1,700. Parang tuwan-tuwa pa siya. Pati yung doon sa iba. Sa iba yung mga pag-alam mo na praktisadong-praktisado siya. Ano, nakikita mo na, uy, parang yun dun sa ano, dun sa presidential debates, ay vice presidential debates, alam mong praktisado siya, para talagang fed to her yung kanyang mga sagot. Kaya alam na alam niya. Pagka ano eh, kasi pagka hindi niya alam, paulit-ulit siya. Mag-uulitin niya yung sagot, uulitin niya yung tanong, mag-a-attempt siya magsagot, uulitin niya yung sagot niya, hanggang sa umabot dun sa point na lahat tayo nalito na. Areum Yona says, may saying na best leaders know how to pick a battle and to win the war. Magaling lang talaga ang campaign stat ni BBM tapos sabihin na weak leader. Eh, drama na lang kasi nila yun. Eto, sabi ni Vegan Tiger, just to remind everyone here that PRRD never supported BBM because he's a weak leader with baggage. That's not true that he never supported BBM. That's not true. You know that. At saka madalas sinasabi niya na ano, nag-uusap sila and all that. Kaya nga nung umpisa, nakapag-file talaga, malakas ang loob ni BBM makapag-file ng kaso. It was later on when things started to go south. Ito sabi ni Arnel, ganyan kasi ang galawan sa mundo ng mainstream media. Where are the dogs? Sino yung umiiyak? Yosh, gusto na mabas? Ang mga anti-BBM ang galit na di siya nag-attend. Eh kung kawalan si kawalan di BBM, si BBM yun, di dapat matuwa sila. Correct. it is, tama kayo dyan. Kasi parang iniisip ko, eh kung itatalo pala niya, katulad ng sinasabi nila, dapat sumagot siya kasi ano, dapat humarap siya kasi gusto niya maging presidente. Eh, o di sige, di huwag ninyong iboto si BBM dahil hindi siya umaten ng interview. Eh, ilan lang naman kayo nagsasabi nun. Wala kasing conversion yun eh. Okay, ganito yun. Yung interview na ganun, madali kilatisin, hindi pa man nangyayari. Walang conversion rate. Ang manonood lang, mga partisans na, mga sigurado na naboboto kung kani-kanino. In fact, kahit ngayon, siguro 80% na ng mga boboto, alam na nila kung sinong iboboto nila. Ang hinahanap natin dito, yung mako-convert pa. Yung mga, ano, mga tinatawag nga nila, soft support. Pero, yung mga tao na undecided, yun pa yung gusto nating, ano, gustong habulin ng mga kandidato. Kung wala namang maihahatak na mako-convert si BBM doon, he doesn't need to go. Tinatanong ni Dan Cancino, what is the update of the first division ng COMELEC? Wala pa rin po at isa pa po yan. Kasi ang pagkaintindi ko, sinabi naman ni Com Quanson na sa 17th pa lang maglalabas na ng desisyon. So naglabas na nga itong second division, eh ang sabi ng first division, na-expose sa COVID yung staff. Pero sa hanggang ngayon, wala pa rin. Eh, hindi naman po kailangan na in-person mag-promulgate. Maaari naman by Zoom. Pero hindi pa rin nangyayari. So ang tanong is, bakit nagtatagal? Ito sabi ni Francisco, sabi ni Lenny, umalis na daw siya sa liberal, pero liberal pa din daw siya. Eh, kakaloka nga niya eh. Sinabi nga niya,
Marami na nga umalis sa liberal eh. Wala na nga umiyembro ang liberal, tapos sasabihin ninyo may effect pa ang liberal sa akin. Pagkatapos, sabi ka muna, eh liberal pa rin naman si Kiko Pangilinan. Liberal pa rin naman itong si ano, si Bam Aquino na campaign manager niya. Napapaligiran pa rin siya ng liberal para ayaw niyang aminin na napag-uutusan pa siya ng mga yon. Sabi ni Ma'am Karen, sabi ni ex-senator Envile, kung may istorya daw ang ABS-CBN, meron din daw istorya ang GMA and how they own that network. Interesting at fishy, may personal knowledge ka ba? Ni-report na po namin matagal na yan sa Karambola. Si Boss Conrad po ang nag-report. Yung umabot na sa vocab ni BBM Metaverse or ad hoc, yung apat na dumalo, naging joke. Di man lang sinabi the technical side on how they would do their platforms. Puro bola statements lang. Kaya nga traditional term tawag sa media now because they have their vested interest. Eh, may SOCMED na intelligent. Thank you kay Joe Domingo. Ito, sabi ni Hector Padrigo, ipa-ICC daw ng mga in-interview si Duterte. Pero ang ina ng bayan daw, yes or no, wala daw siya sa posisyon dahil nasa preliminary investigation pa daw. Tsura ni Madam. Ay, eh paano kung may pumunta dito na investigador at sabihin naglalagap sila ng ebidensya para malaman kung merong enough evidence na ituloy ang kaso, papapasukin ba niya o hindi. Paka-safe ng sagot palibhasa. Baka matanungan siya on international law. Eh. Alam naman natin na hindi siya kagalingan dun. Sabi ni Candy Ortiz, ay grabe na feature agad sa MB at Philstar si Manay Lenny, naka-quote na ang mga sinabi. Bilib na talaga ako sa resources ni Madam, abang-abang na lang sila, automatic talaga. Ayun na nga yung problema eh. Panay ang labas nila, parating nare-report, parating paborable yung mga lumalabas na tungkol dito kay Madam Lenny. Tapos gusto nila, nakapag pinanawag nila, nakipag-interview sila, humingi sila ng interview dun sa kandidatong binabalahura nila, ay oo sa kanila. Ano ba? Sabi ni Glenn Resurrection, we're always watching your blog. Very interesting and informative, especially regarding politics. BB Marcos, kami. Forever for president and Sara Duterte for vice. Sabi ni Bernadette, first timer voter for a national election. Uy, congratulations! Wala akong pakialam sa debate dahil grandstanding lang yan madalas. Ang mahalaga yung consistency ng sinasabi sa ginagawa. Sabi ni Lorena, nakakaiyak, bakit hindi umatid si BBM kay Soho? Iisipin tuloy ng mga tao, apat na lang ang candidate. Sinayang niya exposure. Nick! Naka-air yun sa TV at YouTube. Marami sa TV lang nanonood no, yung walang net. Nick! Talaga ba lang? So, hindi pala nag-i-exist yung mga tao na ano, dumudumog sa kanila ni Inday Sara sa mga caravan, di ba? Mga trolls yun. I mean, sayang ang pagkakataon. Bakit? Yan ba ang kaisa-isang interview ng Fred Media for like ever until the end of the elections? Ang sinasabi niyo po ba na wala nang ibang pagkakataon si BBM like ever ma-interview on national television? Sabihin ko sa inyo, baka sa Monday mabigla kayo, meron na namang interview si BBM. National din. So, huwag niyo sasabihin sa akin na sinayang niya yung pagkakataon. Pinag-isipan niya yan. At alam naman natin lahat na hindi pa nga po, madam, nag-uumpisa ang campaign period. Tagrero pa po mag-uumpisa yan. And right now, BBM is the only game in town. Siya talaga yung pinagkakandara pa ang mga tao makapag-interview sa kanya. At ang maganda kay BBM, ay inuna niya kami yung mga hampas lupa. O, di ba? Saan ka nakakita ng mas democratic na kandidato na inuna niya, SOCMED. Ito sabi ni Victor Bogod Guevara, no doubt po na mananalong unity. What happens po kung, God forbid, may mga... Uy, wag naman po ganyan. Okay, what I can tell you is what the Constitution says. Medyo, maano tayo niyan eh. If the president should become incapacitated, the vice president takes over. If the leading candidate becomes incapacitated, he can be substituted. Okay? So, pagka disqualified siya before proclamation, ibig sabihin tapos na, hindi na tapos na yung hanggang noon kasi ang substitution
pwede hanggang tanghali ng election day. So kung mangyari yung ano incapacitation na ma-incapacitate ang leading candidate during the bilangan tapos hapon na ay yung second ang malamang mapoproklama. Kung ano kung pre-proclamation controversy yung dahilan ha. Pero kung afterwards na and it goes into his qualifications, let's say delinquency and all that, or disqualification, then most likely, after at tapos after proclamation at makaupo bago ma-incapacitate, vice president po. Ito sabi ni Crespo, naghihintay na lang kami ng May 9. Alam na namin ang iboboto namin kahit ano pang gawin na lang gimmick. O nga eh, yung ibang mga dito, yung mga itong campaign period, sa totoo lang parang ano na lang siya eh. Yung tawag dito, entertainment na lang. Gusto ko pa rin naririnig kung ano yung mga sinasabi o kaya ano, kung anong sasabihin ng ibang mga kandidato. Para sa akin, it's indicative of what they're going to do afterwards. Kasi ang feeling ko, merong ilang mga kandidato dyan na hindi sila handa tanggapin na matatalo sila. And so, alam niya naman ang mga pikon, katulad ng isang dating senador dyan, di lang nanalo yung manok na eh. Hindi na tinigilan na may mga attempt pang i-unseat si Presidente Duterte, di ba? Sabi ni Zildjian, totoo po ba na may mga nag-back out at nalugi ang interview ni Jay Soho sa mga presidential boss? Allegedly, may nag-back out daw ng mga advertisers. Pero ang source of information ko dyan ay si Sir Jay. So, intayin natin kung may aamin dun sa network to corroborate yung statement niya. Wala naman din pa so far ang kung nag-o-object doon sa sinabi niyang yun. Sabi ni Beth Sardina, ang aabangan ko yung interview ni Boy Abunda kay BBM at debate ng presidential boss ng SMNI sa February 15. Meron din po ang CNN. Ha? Sabi ni Unggit Teo, tama ka, iba yung nasa isip niya at iba naman ang sasabihin. Ano ba yan, attorney? Isip bata, salitang bata, balik-balikan lang, eh, tape record na lang kaya natin para malutas ang problema niya na katang toddler. Ito sabi ni Liza Malikdem, what I like kay BBM, kapag tinanong siya about isang issue, bibigyan ka muna niya ng overview or history about it, tapos tsaka niya ilalatag yung mga possible solutions na naisip niya. Di talaga sapat yung 1 hour kasi isang issue, maabot ng 20 minutes yung explanation niya. Explain ko kung bakit ganun siya. Because that's, that is parang sumasagot siya like he's writing a thesis. So writing a paper, parang graduate school sagot 'yan ganyan. Totoo 'yan. Totoo 'yan. Kaya kasi in graduate school ganyan. There are no short answers. So sasabihin niya, ganito 'yan. Or even sa law school ganito. Sa law school iba naman yung sagot. Pag tinanong ka, halimbawa, what is your stand on this or who do you think is better? Mamimili ka, who is better? Pagka yes or no yung tanong, sasagutin mo yung yes or no, tapos bibigay mo yung dahilan mo, ano yung batas, ano yung relationship ng batas dun sa facts. Pagka graduate school, so, ipipresent mo yung thesis. So, pagka napresenta mo yung thesis, bibigay mo yung history ng problema. Pagkatapos nun, i-isolate mo yung issue or i-enumerate mo. Pag na-enumerate mo at na maliwanag na kung paano sila nakarating dun sa posisyon na yun, saka ka lang magbibigay ng mga solusyon. So, sino may sabi na hindi gumraduate si BBM Aber? Halatang halata nga magsalita eh, parang ano, parang nagsusulat ng thesis. Sabi ni Eduardo Vicente, di sana akong boboto kay BBM eh, kaso hindi siya pumatol sa mga talunan. Kaya BBM na boto ko in response to a chatter niya. Sabi ni Joseph, besides what impressive answers he gives, you can also appreciate how BBM never throws shade at other candidates. Pansin mo din yan with Sandro and ID, very gracious and straight to the point. Totoo yan. Although minsan, tonto ako kay Madam Amy, nakita niya yung maikling-maikling video na lumabas na biglang pinatuhan siya ng tanong ni Pia Rañada tungkol sa Ilocos.
Tapos sabi ni, ang sagot ni Madam Amy, and you are? Parang sagot ni Piranyada, Rappler, Piranyada for Rappler, ganito, sinulit niya yung tanong niya. So, ano, with Rappler, is that, biglang sumagot si Madam, oh, and that's the problem. O, oh, diba? Simpleng-simple lang si Senator Amy, ano. Ito, sabi ni Dan, kung gaano kinabagsak ng influence ng trade media sa Pilipinas, ganun din sa US, mas malakas na ang social media at influencers. Yung mga questions and answers, masyadong generic, so predictable and uninformative yung mga answers ni BBM, full of information, so engaging, very well researched talaga BBM. Kasi ito namang mga... ito namang mga nasa kabilang parlor eh. Maganda nga po yung nangyari eh. Look at the brighter side. Makikita at malalaman po kung gaano ang capacity, mind, soul, spirit, and vocabulary, ideas, at higit sa lahat, plans and programs, execution, kung kaya ba talaga nila maging leaders po. Kasi kay BBM, holistic ang sagot. Tipong wala na tayong follow-up question sa kanya dahil very well said na. Ito, sabi ni Ma'am Minerva, may fearless forecast, Attorney BBM will give ABS the chance para maayos franchise nila. Ganyan katindi yung sinasabi niya na unification. He will reach out kahit kaaway niya. Makikita niyo how sincere sa pangako niya na unification. Hindi lang ginamit na campaign strategy. Pwede rin. Umay na yung old format. Mas magandang format na ginawa niyo with BBM. It's like a podcast where candidates can expound on their ideas. Yun nga eh. Kasi sa totoo lang, ang ikli ng oras sa Trad Media. Gusto daw makausap ni Lenny si Rizal para tanungin kung paano niya nalagpasan yung panahon ng mga Kastila. Well, baka di ata niya alam ang nangyari na December 30, 1996. Gawin naman kayo. Ito sabi ni Don, yung maka-Lenny na girlfriend ko naging maka-Lakso na ngayon after the interview. Bakit? Nagulit-ulit na naman ba si Madam? Eto, sabi ni Richard Buena, remember Binay, top 1 sa survey din nung sumali sa harapan ng debates? Ayun, bumagsak kasi dami bashers na dalang tao sa bashers. Plus yung issue na di na patunayan. Correct. Actually, dun sa kay Sir Jojo Binay, one year before elections, binabakbakan na siya sa Senado. Ikinampanya talaga. At alam naman natin na, ano, hindi, in fact, Noy B.S. Aquino never made a secret of the fact na tinarget talaga nila si Binay kasi tatakbo si Mar Rojas. So, they set, meron silang search and destroy mission 1 year before elections pa lang. Diba 17 hearings nga sa Senado na hindi naman siya binibigyan talaga ng pagkakataon sumagot ng maayos? Ayan, paano, panay ang bakbak nila, may kaso pa na file and all that. O in the end, ano ba nangyari? Wala din nangyari. Basta natalo lang si Sir Jojo. At yun lang naman talaga ang pakay nila. Kumbaga, hindi naman sila interesado kung nagnakaw o hindi. Interesado lang sila dun sa kung sino mananalong presidente at hindi pwede yung hindi nila kakampi. Ito, sabi ni Ma'am Samwanga or mga sa files, marami na akong na-convince na kakampaint na maging BBM. Ngayon, mas aktibo pa sa akin sa BBM campaign. Naging moderators or conveners pa sila. O, di ba? Sabi ni Eric, di ba yung interview ni Karen Davila kay Congressman Lucy Torres Gomez about dun sa anti-terror bill? So, palpal siya, boom, namimilit na si Aling Karen. Ito, sabi ni Darwin James Ferrer Villafuerte, ang nakakaba po, kapag naiisip ng mga kalaban na they'd rather see the PH crumble to the ground rather than having a Marcos as a president. They fail to consider that they get a say in it only in elections. Ngayon, kung gusto nilang mag-revolusyon, good luck. Andyan pa naman tayo, andyan ang AFP. It's still a crime. Right? Uy, maraming salamat kay Edward Vicafort. At maraming salamat din kay VRIJE Geist. Thank you for what you do. Take care and God bless. Ma'am, maraming salamat.
Yung GMA interview sa aspirants, yung mga sagot very common, tagal na natin naririnig yan. Yung mga yon, haha, si Duterte lang nga ang naging maayos eh. Ito sabi ni Jade, Kevin Santos, hindi pala umaten si BBM ng interview ni Jessica Soho. So dapat pala, nagpa-hashtag tayo ng nasa ng Pangulo o Jiba. Sabi ni John Fuentevilla, tama lang po na di umaten si BBM sa interview dahil sa puro mga walang magandang tanong at magagandang sagot ang apat na presidential candidates. Yun na nga eh, from what I hear, hindi ganun ka-interesting din yung mga tanong. Yun na nga eh, kasi kahit noon kami, nung we were given the opportunity na magtanong dito kay BBM, na mag-interview kay BBM, ang iniisip namin parate was, anong tatanungin? Anong tatanungin para hindi naman tayo mukhang beauty pageant at saka puro ano lang. Pero at the same time, iniisip ko, meron bang nagtatanong ng slambo questions kay BBM? Wala pa rin naman masyado, except yung mga, may girlfriend na ba si Sandro? Ganon. kaya ayun, natutuwa naman ako kasi marunong talaga sumagot si BBM, maging seryosong tanong o hindi seryosong tanong, ala, tuloy-tuloy pa rin. Ayan, dumadami na tayo ng husto sa ano, saan to? Saan yan? Sa live? 3.3K na. Actually, pag pinagsama yung dalawa, kasi dito sa StreamYard, makikita mo yung total number of viewers. Over 5,000 na po tayo, 5,532 as of right now. Kanina almost, 6,000. Sabi ni RJ, maganda yung point niya tungkol sa paraan ng pagsasagot ni BBM. Isa na namang bala na pwede ko gamitin sa pagkonta ng mga anti-BBM na kakilala ko. Ngayon ko lang na-notice yung bin-ring up niya. Pansin ninyo. Tingnan niyo yung sagot niya dun sa agri. Sa, di ba? So, what are your plans for agriculture? Ay, nako, dami talagang kailangan ayusin. So, tinanong namin tungkol dun sa importation. So, ginawa niya ng buod yung sagot. Nag-umpisa siya. During my father's time ganito, ito yung sistema. So, in-enumerate niya yung mga kailangan para nababalanse. So, in-identify niya yung dalawang problema. Yung dalawang interest. Yung interest ng mga consumers na kailangan nilang makabili ng mura. At the same time, yung interest ng mga farmers, kailangan sila makabenta so that they can still make a living out of farming. So yung pagbabalansin ng ganun, ito yung mga ginawang sistema during the Marcos years, hanggang dun sa mga rolling stores, yung NFA na bumibili ng bigas, and so on. Tapos in-acknowledge pa rin niya. So ang kinuwento niya, bigas, nung tinanong na natin tungkol dun sa iba, fruit, vegetables and so on, livestock, in-include pa niya, ito sa sistema ng mga ganyan, kulang pa talaga. Yan. Pag tinanong mo siya, subsidy, hindi siya sangayon sa subsidy. Dapat palakasin na lang yung capability ng mga farmers so that they will, para pwede silang kumita. O, di ba? Alam niya kasi talaga yung agrikultura. Talagang tinanong ko yun kasi yan ang malaking problemang gumigit sa atin ngayon. Pero tama kayo, yung pansinin nyo, pag sumasagot siya, pag thesis type yung kanyang sagot. Sabi ni Edgar, mga kakamping, huwag kayo magalit kay BBM, magalit kayo kay Lugaw. Ay, ano na natin pa. With the result of the debate kanina, debate po, interview yun. Napayuhan nata si Isko na bawas-bawasan pagiging maangas at jologs to become likable. Malas ni Byron, plataforma ni Isko, biyahing ICC si Digong. Ika nga, backstabbing ang dead end. Battle of the brainless daw yun. Attorney, ginawang guessing game. Not following instructions. Grabe, guys, hindi ko inaaway si Byron, ha? May rule talaga ako. Ayoko na nga aaway ng mga pro-government na vloggers. Ha? Sabi ni Ma'am Tesby, galing matay ni gayang-gaya mo si Lenny sa paulit-ulit ang sagot sa Soho interview. The long and winding road ay answer pala ni Lenny.
Ito, marunong din naman bumanat si BBM na pasintes. I watched the video na inask siya na if manalo siya sa petition niya si BBM, anong babaguhin o undo niya ang mga ginawa na papalitan niya. Ang sagot niya, wala namang kailangan ni undo kasi wala namang nagawa. Ay, oo, nakita ko yan. Sabi ni Betchilin Friedman, kahit ano pa ang paninira nila sa pamilya Marcos, kay BBM kami pa rin, siya ang next president natin. All right. So, maraming salamat sa lahat ng sumabay-bay sa ano, sa live natin ngayon. Sa ano, may Sutil Sunday tayo bukas, promise. Totoo, may Sutil Sunday tayo bukas. Meron kasi akong tina-try out ano, na lighting. So, may maikli tayong Sutil Sunday tomorrow. Panoorin ko muna yung interviews. Hindi ko alam kung kailan lalabas yung kay ano, Boy Abunda. Eh. Kailangan mapanood din yan. So, eto, one last few. Nasayang lang load ko. Parang in entrance interview for grade 11. Ay, grabe ni Madam. Galing ni Madam humirit, ha? Eto, sabi ni Kaldahan, good for BBM na di siya nagpa-unlock sa interview ni Jessica Soho kasi hindi naman ka-level ng isang genius man sa mga estudyante pa. Ano daw? Magtanong lang po, ano po ba ang post ni Atty. Vic about sa hindi pagdad ni BBM sa JS? No grammar daw po. What do you mean no grammar? Andun po yung sagot ni ano ni Attorney Vic sa wall ng Luminous. Check niyo po kung ano dun yung issue ninyo. Ito sabi ni Ma'am Louie, mas interesting at may substance pa po mga tanong niyo sa interview. Yung kay Jessica Soho parang pang showbiz lang. Well, yun nga yung ano namin, ang puntirya kasi namin nung nabigyan kami ng pagkakataon was to ask questions na alam namin hindi pa masyadong natatanong. Kaya yung ibang tanong ko, yung sa ano, hindi kasi masyadong napapag-usapan at kadalasan kinukontra yung fact na yung mga developments natin at saka yung awareness natin, yung kahit hindi pa ganun kalaganap, talaga nag-umpisa during the Marcos year. So I had to enumerate kung ano yung programa. So yung maganda doon is naiintindihan kasi ni BBM kung ano yung epekto ng pagiging aware sa ating kasaysayan, sa ating kultura, yung creation ng national identity, yung national consciousness, and so on. Bihira kasi tayo makakita ng kandidato of any position, for any position, na nakakaintindi ng role ng ating kasaysayan at gano, awareness ng kultura sa ating governance. In fact, kahit sa disiplina natin bilang bansa, yung ano, yung hindi lang sa government policy, direction talaga. So, parang nakakatuwa kasi maririnig naman na finally sa isang kandidato, sa isang magiging presidente na mahal nila talaga yung bayan. Mahal nila not just in sa rhetoric, 'di ba? Mahal nila enough para pag-aralan yung kasaysayan. 'Di ba ganito 'yan eh? Parang ikaw ba magpapakasal ka, except for arranged marriages, ha? Magpapakasal ka ba dun sa taong hindi mo kilala? Magjojowa ka ba kung hindi mo kilala? O sige, sa umpisa, tingin mo, uy, sexy, guwapo, ganyan. Pero, sa katagalan, kung hindi mo kilala, eh mamaya parang Lenny yan sumagot, makipag-usap, matatagalan niyo ba yon? Yung bayan natin, atin na to eh, kailangan kilalanin natin. Hindi enough yung nagka-criticize tayo dun sa gobyerno, kailangan naiintindihan din natin yung mindset ng taong bayan at maiintindihan din lang natin kung paano tayo mag-isip kung naisama natin sa ating awareness yung history, yung pinanggalingan natin as a people. So, ano ko lang ha, to recap yung pinag-usapan natin today, well, of course, everybody agrees that this was a good move on the part of BBM na hindi na siya umattend. Kasi siya naman talaga may hatak ng malaking audience. And magiging pagkakataon lang ito na pagtulong-tulungan siya ng ibang mga kandidato dahil gagamitin nila yung audience niya
at yung pagkakataon na yun, na-i-bash lang siya. At mangahoy pa dun sa mga supposed soft following niya. So, by taking himself out of that equation, edi mas okay, di ba? In the meantime, nagpapaalala lang ang ating mga ano security services, national security services, na mayroon pong lumalabas na balita doon sa foreign Indonesian support ng Islamic State at plano nilang pasukin ang Pilipinas using the backdoor. May plano po silang magkasik ng lagim dito at this will fall under the Anti-Terrorism Act. So, nananawagan ang mga services natin to be aware at i-post o ikwento nila ninyo na alam na natin yon. It's possible na ma-deter sila, hindi na nila ituloy yung kanilang plano na makapasok dito sa Pilipinas para mag-show ng solidarity dun sa Abu Sayyaf group. So, para dun sa mga ano, maging masinop dun tayo, maging mapagmasid dun sa mga pangyayari para hindi rin tayo we won't be caught unaware about the possible threats to our security. So let's do that, okay? Let's just be aware na meron pong ganitong balita na umiikot. Paki-repost na lang po yung post namin tungkol dito para na umabot na rin, para alam din ng mga tao na mga nagtatangka sa ating bayan na hindi po natutulog sa pansitan yung ating mga security services and intelligence services. Kayang-kaya nilang salagin kayo. Malayo pa lang nakikita na kayong pagdating. In the meantime, tomorrow, pag-usapan naman natin yung ROTC and of course, yung interviews, yung actual interviews dun sa mga natira. So, eto, sabi ni Rosemary Malabon, as a Norenia, natuwa ako sa sagot ni BBM, fan din siya ni Nora Onosan sa presidency ni BBM, magawaran ni si Nora Onosan ng National Artist Awards. And lastly, sabi ni Commentarista, I'm sure may kinalaman na naman ang mga liberal dyan sa likod ng problema na yan with the Abu Sayyaf. Well, I hope not. Pero in case it is true, well, ready naman po ang ating mga intel and ang armed forces natin, ang PNP natin, ready po sila na harapin yung posibleng magiging threat sa pagpasok nila dito sa bansa. Maraming salamat sa lahat ng umattend today. May Sutil Sunday tayo bukas. Huwag mong kakalimutan, like and share po dito. And paki-check naman po kung nakafollow po kayo sa Luminous. Kung hindi po kami nag-a-appear sa inyong newsfeed, go back to the Luminous page, unfollow, refresh the page, then follow again, tapos lagyan nyo kami dun sa favorites. Para dun sa hindi pa rin nakakapag-subscribe, don't forget, subscribe po sa YouTube channel natin. Minsan kasi pagka problematic yung signal sa Facebook, mas madali po manood sa YouTube. Maraming salamat. We'll see you tomorrow. Have a good sleep. Uy, ingat po ang lahat. May COVID pa po. Matindi pa rin po ang Omicron. We don't want to lose any of you. So do take care, everybody. We'll see you tomorrow.